holiness kasi nakikita mo yung kasalanan mo in light of God's holiness. Nakikita mo yung unfaithfulness mo in light of God's ever faithfulness sa'yo. At kung nararamdaman mo yung ganong feeling, ano yung gagawin mo in response to that? Meron ka bang tendency na i-deny o kaya i-suppress yung emotion na yon, lalo na kapag makikita ng katabi mo o nandito sa worship gathering? Or will you express that to God kahit makita ng ibang tao? So last week, nakita natin sa story sa Nehemiah 8 na yung rebuilding project under sa leadership ni Nehemiah is not really about the rebuilding of the walls of Jerusalem, bagamat mahalaga yon. It's about rebuilding the people of God by the word of God. This is about reformation ng mga tao sa pamagitan ng salita ng Diyos. So mahalaga yung rebuilding ng walls, pero pinakamahalaga na ma-restore yung commitment ng mga tao sa word of God, sa pagsunod sa salita ng Diyos. So last week, nakita natin sa chapter 8, maganda yung nangyari nung araw na yon. Month 7 sa kanila, day 1, almost the whole morning, from, di ko alam, baka 6 hours, 5 hours, binabasa yung salita ng Diyos, nakikinig sila sa pagbasa at papaliwanag ni Ezra kasama ng mga ibang Levites na Bible teachers nila. Kaso, habang binabasa yon, nag-iiyakan sila. Pero itong sila Ezra, sila Nehemiah, yung mga Levites, sinabi na, huwag mo na kayong umiyak. Although it's difficult, pero pinaliwanag sa kanila na yung araw na yon, it's not a time of grieving. Yon ay time of rejoicing. Yon ay time of celebration. So, sumunod sila. Nag-celebrate sila, nagkainan sila, and then patuloy pa rin sila sa Bible study. The following day, nagba-Bible study sila, hanggang na-discover ng mga kalalakihan na kailangan pa lang nilang i-celebrate yung Feast of Booths ng 15th day, and then yung next 7 days ay feast, and then yung ikawalong araw, inabasa natin kanina sa verse 18, ay mag-gather na naman sila. So yung celebration sa bahay-bahay, and then mag-gather sila ulit na sama-sama. So ginawa nila yon. And then for so many days, tingnan niyo, yung month number 7, for so many days, celebration. Nagkakasiyahan sila, nagpupuri sa Panginoon, nagpapasalamat sa Panginoon, and then merong fiesta. Talagang fiesta. So sa dami ng mga blessings ni Lord, sa tingin ninyo, maubusan ba tayo ng reasons to rejoice and celebrate and worship? No. We don't just have 10,000 reasons para magpuri sa Panginoon. We have infinite reasons para sumamba sa Panginoon. Pero meron silang unfinished business. Di ba nung binabasa yung Word of God, nag-iiyakan sila? So, merong time to rejoice. Merong time to celebrate. Dahil sa gawa ng Panginoon. Pero merong din time na we need to come face to face sa sarili nating kasalanan. At kapag nakita mo kung gaano karami ang kasalanan mo sa Panginoon, kapag nakita mo kung gaano kalaki, kagrabe ang kasalanan mo sa Panginoon, hindi mo pwedeng tawanan yon. You cannot just laugh about it. You cannot just take it lightly. So, ganun yung ginawa nila. That's day 24. The following day, pagkatapos ng gathering nila, gathering na naman sila. Tapos, that's chapter 9, verse 1. So, para ano yung ginagawa nila? They were fasting. So, nagpe-pray sila, they were fasting, wala silang kinakain, kahit na magutom sila, and then, nagsuot sila ng damit na pangluksa, hindi yung dress for feasting, tapos naglagay sila ng abo sa ulo nila. Walang makeup, wake up, walang Sunday dress na katulad nito. This is not a day para sa kanila of celebration. This is a day of mourning dahil sa kanilang mga kasalanan. So nandun yung honest, humble repentance sa gathering nila. And then, sabi sa verse 2, sila ay, anong ginawa nila? So they gathered to make confession. Tumayo sila, nakabukod yung mga foreigners, hindi nila kasama yung mga foreigners. This is really
an exclusive gathering for the people of God. Although, syempre, whenever we gather sa worship, kahit mga unbelievers, non-Christians, we welcome everyone. Pero may mga times na we need to gather as a family, and dun yung intimacy, and hopefully, ganun din yung mangyari sa Friday, sa ating day of prayer and fasting. Na magkaroon tayo ng mas maraming time para i-confess yung ating mga kasalanan at humingi ng tulong at awa sa Diyos. So ano yung kinonfess nila? Kinonfess nila yung sarili nilang kasalanan at yung kasalanan ng kanilang mga ninuno. This is not just about personal sins. This is about being one as a people of God. Hindi natin pwedeng sabihin, eh, kasalanan nila yon. Di ba? Wala tayong kinalaman doon. Pero they were confessing their sins na lahat tayo makasalanan. Lahat tayo accountable sa Panginoon. Lahat tayo responsible sa kasalanan natin. So, anong itsura ng gathering nila? Anong ginawa nila? Sabi sa verse 3, tumayo sila, tapos binasa yung kautusan ng Panginoon sa loob ng 3 minuto. No, hindi 3 minuto. 3 oras. Mula 11 ng umaga ngayon hanggang 2 ng hapon mamaya. May lunch together pala tayo, no? So, hindi pwedeng mag-fasting. Ganun ginawa nila. 3 hours na Bible reading. And then followed by 3 hours of prayer of confession and worship. And ibang-iba ito sa napakaraming mga worship services na nakasanayan natin. Na ang uso ngayon ay mabilisan. Diba? Hanggat maaari, hindi mainip yung mga tao. Hanggat maaari, hindi magugutom. Hanggat maaari, hindi aantukin. Pero, bakit natin mamadaliin kung salita ng Diyos ang pinag-uusapan natin? Bakit natin mamadaliin kung marami pala tayong mga kasalanan na kailangan na ihingi ng tawad? When we talk about worship, when we talk about repentance, when we talk about prayer, when we talk about the Word of God, hindi ito makukuha ng mga instant na nakasanayan natin ngayon. We need to make time for this. We need to have a space for this. At salamat sa Panginoon dahil meron tayong oras ngayon para sa salita ng Panginoon and to also express our worship. And then verse 4, hindi na si Ezra yung mga nagli-lead dito. Yung ibang mga Levites, yung ibang mga leaders nila ang nag-lead ng worship and prayer. At hindi ito silent prayer lang. Sabi sa verse 4, they crowd with a loud voice to the Lord their God. Nag-lead sila ng worship. Ang sabi nila sa verse 5, tumayo tayo, purihin natin ang Diyos na si Yahweh. Purihin siya ngayon, magpakailanman. Purihin ang kanyang dakilang pangalan na higit na dakila sa lahat ng papuri. And that's what we're doing. Pagkatapos yung sinabi nila, what follows mula verse 6? Tingnan niyo, mula verse 6 hanggang verse 31 ay prayer. It's a prayer of confession. Actually, ito yung longest recorded na prayer. Siyempre, except yung mga nakasulat sa Psalms, pero yung recorded prayer sa narrative ng Scripture. Actually, ang ginagawa nila ay praying, sa prayer, ay retelling God's story. Sino sa inyo mga estudyante ng story of God kapag Sunday equipping class? Okay, sino yung absent kanina sa klase nila? Di ba ang ginagawa ninyo sa story of God? Merong magkukwento, tapos ulitin ninyo yung a story. So there's a purpose bakit ginagawa yun. And dito sa prayer, ganun din yung ginagawa. Kung mapapansin ninyo, they were retelling yung story ni God kay God. Hindi sa kasama nila. Kinakwento nila yung kwento ng Diyos sa Diyos. Yung prayer nila ay storytelling ng ginawa ng Panginoon. And just think about this. Lalo na kapag mga parents, tapos yung anak mo ay kinukwento yung mga pinagdaanan niyo sa pamilya, tapos kinukwento kung ano yung mga ginawa mo sa kanila, sa parents. Diba? Ibang delight, ibang joy yung nararamdaman natin kaysa yung sabihin lang ng anak mo lagi, nanay, pahingi naman ito, nanay, bili mo naman ako nito. Di ba? Iba yung, syempre, we can request to God. Pero iba yung prayer na sinasabi natin sa Kanya na, Lord, ito yung ginawa mo, ito yung mga ginawa mo.
And just try to imagine kung ganun yung klase ng prayer natin, what joy, what delight yung maibibigay natin sa puso ng Panginoon. And that's what we will do ngayon. Just a preview, verses 5 to 6, yung prayer tungkol sa creation. Verse 7 to 8, yung story hanggang sa pangako kay Abraham. Verses 9 to 12, nung niligtas sila from Egypt sa Exodus. Verses 13 to 14, nung binigay yung law. Verses 15 to 21, yung journey nila for 40 years sa wilderness. And then from 22 to 25, hanggang sa conquest nila ng promised land. 26 to 28, yung time of the judges. Yung 29 to 31, yung time of kings and prophets. So this is a prayer na ninanarrate, kinukwento, God's ever-faithfulness against the backdrop of His people's unfaithfulness. Kaya mayroong prayer of confession. This is also their story. And this is also our story. So pwede natin gamitin sa prayer natin. Okay lang na scripted ang prayer. Okay, huwag kayong magiging allergic dun sa pinanggalingan natin na reliyon na nakasulat yung prayer. It's okay. As long as you're praying it from the heart. Kasi may mga time na sabihin natin, you pray from the heart, pero di ba may mga time na nagpe-pray ka, hindi mo alam kung ano yung sasabihin mo. Hindi mo alam ano yung, parang wala lumalabas sa bibig mo. And sa mga instance na to, yung guided prayer is really very helpful para sa atin. So in light of the story, umapila sila sa awa at biyaya ng Diyos. Sa kasalanan din nila, sa hirap ng kalagayang na naranasan nila, and that mercy is available to us through Jesus Christ. So, ang gagawin ko po, I will not preach through this prayer. Ang gagawin ko, I will invite you to pray with me. Kung ano man yung mga listahan na sinulat nyo dyan sa mga kasalanan ninyo, you use that sa prayer. And let's confess our sins to God bilang isang church family. So can we do that? Okay, I'll be preaching, pero I will also be praying while preaching. So hindi ko madalas ito na ginagawa, pero let's also appeal and pray for God's story and appeal for His mercy. So you can follow along sa Bible ninyo. Okay? Or you can just be in a spirit of prayer. Na yung sasabihin kong prayer, ang kinin ninyo na, Lord, ito din po yung prayer ko. Okay? Verse 6. Let's pray. Ikaw lang po ang Panginoon. Ginawa niyo ang kalangitan, ang lupa, ang dagat, at lahat ng mga naroon. Binigyan niyo po ng buhay ang lahat ng inyong nilikha. Sinasamba kayo ng mga anghel sa langit. Kayo rin yung nagbigay ng buhay sa bawat isa sa amin. At marapat lang na sambahin din namin kayo sa bawat araw, sa bawat bahagi ng aming buhay. 7. Kayo ang Panginoon Diyos na pumili kay Abraham, naglabas sa kanya sa Ur, na sumakop ng mga Kaldeyo. Pinangalanan niyo siyang Abraham. Nakita niyong tapat siya sa inyo. Gumawa kayo ng kasunduan, nangako kayo sa kanya. Ibinigay niyo sa mga lahi niya ang lupain ng mga Kananeo, Heteo, Amoreo, Pereseo, Jebuseo, at mga Gergeseo. At tinupad ninyo ang pangako ninyo dahil matuwid kayo. Great is your faithfulness, Lord. Salamat dahil kay Kristo ay bahagi rin kami ng katuparan ng pangakong yan kay Abraham. Tunay kang matapad and perfect is your righteousness. 9. Nakita niyo po ang pagtitiis ng aming mga ninuno for 400 years sa Egypt. Narinig niyo yung paghingi nila ng tulong sa inyo nung naroon sila sa Red Sea. Gumawa kayo ng mga himala at kamangha-mangha bagay laban sa Pharaoh at sa lahat ng mga opisyal niya at mga tauhan dahil nalalaman niyo kung paano nila inapi ang aming mga ninuno. At ang inyong pangalan ay tanyag at itinatanyag namin hanggang ngayon. Sa harap ng inyong mga mamamayan ay hinati niyo ang dagat. At sa gitna nito'y dumaan sila sa tuyang lupa. Ngunit nilunod nyo ang mga kalaban nilang umahabol sa kanila para silang bato na lumubog sa nagangalit na dagat. You, O Lord, you are a God, you are our God, and you are mighty to save. Sa araw, ginagabayan nyo ang inyong mga mamamayan sa pamagitan ng ulap na parang haligi. Sa gabi, sa pamagitan ng apoy na parang haligi.
para bigyan sila ng liwanag sa kanilang nilalakaran. And you also promised us na hindi mo kami iiwan, hindi mo kami pababayaan. Verse 13. Bumaba kayo sa bundok ng Sinai mula sa langit at nakipag-usap kayo sa kanila. Binigyan niyo sila ng mga tamang katuruan, mabubuting utos at ng mga tuntunin. Itinuro niyo sa kanila yung tungkol sa dapat nilang gawin sa araw ng pamamahinga, sa Sabat. At inutusan niyo sila sa pamagitan ng inyong lingkod na si Moises na tuparin ang mga utos niyo, mga tuntunin at mga katuruan. At kami, Panginoon, maraming beses na feeling namin burden yung mga utos niyo sa amin. Pero mabuti pala lahat ng inuutos niyo sa amin. Mabuti pala lahat ang pinapagawa ninyo sa amin. Pati pamamahinga, inutusan niyo kami na mamahinga. Tama pala na kami sumunod sa iyo. For in obeying your will, we find rest for our souls. 15. Na magutom sila, binigyan niyo sila ng pagkain mula sa langit. Na mauhaw, pinainom niyo ng tubig mula sa bato. Sinabihan niyo silang pasukin at angkinin ang lupaing pangako na ibinigay niyo sa kanila. Ngunit sila na aming mga ninuno ay naging mapagmataas, matigas ang ulo, at masuwayin sa inyong mga utos. Ayaw nilang makinig sa sinasabi niyo. Kinalimutan nila yung mga himalang ginawa niyo sa kanila. Naging matigas ang kanilang ulo. At sumalungat sila sa inyong pamamaraan sa pamagitan ng pagpili ng pinuno na magdadala sa kanila pabalik sa pagkakaalipin sa Ehipto. And ganito din kami, Panginoon. Wala namang kaming pinagkaiba sa kanila. Mayabang din kami. Matigas ang ulo. Pasaway. Kinugusto pa naming bumalik sa pagkakaalipin kaysa ma-enjoy yung kaliyaan na galing sa'yo. Ngunit kayo ay mapagpatawad na Diyos. Mahabagin, mahalalahanin, hindi madaling magalit. Mapagmahal kayo, Panginoon. Kaya hindi nyo sila pinabayaan. Kahit gumawa sila ng imaheng baka, nagsabi, ito ang Diyos nating nagpalaya at nagpalabas sa atin sa Ehipto. Grabe yung paglapastangan nila sa inyo. And kami rin, you're exposing na sangkatutak na mga Diyos-Diyosan yung nasa puso namin. And we value money, we value sex, we value power more than we worship you. Ngunit dahil sa dakilang habag ninyo sa kanila, hindi nyo po sila pinabayaan sa ilang. Hindi nyo kinuha yung makapal na ulap na gumagabay sa kanila kapag araw at yung naglalagablab na apoy na nagbibigay liwanag sa nilalakaran nila kapag gabi. Ibinigay nyo po yung mabuting espiritu ninyo sa pagtuturo sa kanila. Patuloy nyo silang pinapakain ng mana, binibigyan ng tubig kapag nauuhaw sila. Ibinibigay nyo po sa kanila yung pangangailangan nila sa loob ng 40 taon sa ilang. Kaya hindi sila nagkulang ng anuman. Hindi nga na luma yung mga damit nila, hindi rin namaga yung mga paa nila sa paglalakad. Napakaraming beses na nagkulang kami, Panginoon, pero kahit kailan, hindi ka nagkulang sa amin. 22. Pinagtagumpay niyo sila laban sa mga kaharian, mga bansa at mga lupain sa paligid nila. Sinakop nila ang lupain ng Heshbon na pinamamahalaan ni Haring Sihon at ang lupain ng Bashan na pinamamahalaan ni Haring Gog. Pinarami niyo yung kanilang mga lahi katulad ng mga bituin sa langit, tulad ng pinangako niyo kay Abraham. Dinala niyo sila sa lupain ipinangako niyo sa kanilang mga ninuno para pasukin at angkinin. Tinupad niyo, Panginoon, ang pangako niyo. Talagang pinasok nila ito at inangkin. Pinagtagumpay niyo po sila laban sa mga Kananeo na nakatira sa lupain ngayon. Ipinaubayan niyo sa kanila ang mga Kananeo pati ang mga hari nila para magawa ng inyong mga mamamayan ang gusto nilang gawin sa mga ito. Sinakop po ng mga mamamayan ninyo ang mga napapadirang lungsod at ang matatabang lupain. Inangkin din po nila yung mga bahay na punong-puno ng magandang bagay, mga balon, mga ubasan, taniman ng olibo at napakarami pang ibang punong kahoy na namumunga. Kumain sila hanggang sa mabusog sila at naging malusog ang kanilang katawan. Nagalak sila sa napakabuting ginawa ninyo sa kanila.
E napakadami naming masama na ginawa laban sa'yo. Pero ang ipinalit mo dito, Panginoon, ay yung sobra-sobrang kabutihan ninyo, sobra-sobrang pagpapala ninyo sa amin, and we do not deserve any of this goodness. Great is your faithfulness sa mga promises nyo. You give victory to your people. 26. Pero sa kabila ng lahat, sumuway at lumabag po sila sa inyo. Tinalikuran nila ang inyong kautusan, pinatay nila ang inyong mga propeta na nangihikayat sa kanilang magbalik sa inyo. Labis ang paglapastangan nila sa inyo, kaya pinaubayan niyo po sila sa kanilang mga kalaban na nagpahirap sa kanila. Pero nang nahirapan na sila, humingi sila ng tulong sa inyo, pinakinggan niyo pa rin sila diyan sa langit. Sa laki ng inyong abag, binigyan sila ng mga pinuno na magliligtas sa kanila sa kamay ng kanilang kalaban. Pero kapag mabuti na yung kalagayan nila, gumagawa na naman sila ng masama sa inyong harapan. At ipapaubayan nyo sila sa kamay ng mga kalaban nila para pamunuan sila. At kapag nanalangin na naman sila para humingi ng tulong nyo, pinapakinggan nyo rin sila rin sa langit. At sa inyong habag, palagi nyo silang inililigtas. E napakaraming beses, Panginoon, na inabuso namin yung biyaya at kabutihan ninyo. Naging paulit-ulit, naging paikot-ikot yung pagsuway namin sa iyo. Paulit-ulit mo rin kaming sinasaway. Paulit-ulit mo kaming pinapatawad. Paulit-ulit mo kaming iniligtas. Napakabuti mo, Panginoon. 29. Pinaalalahanan niyo po sila na tumupad muli sa inyong kautusan. Pero naging mapagmataas sila. Hindi nila tinupad ang inyong mga utos. Nagkasala sila laban sa inyong mga utos na nagbibigay ng totoong buhay na sa tumutupad nito. Sa katigasan ng kanilang mga ulo, tumalikod sila sa inyo. Ayaw nilang makinig sa inyo. Sa napakaraming taon, tiniis ninyo sila. Pinaalalahanan ng Espiritu ninyo sa pamagitan ng mga propeta. Pero hindi nila ito pinansin. Kaya ipinaubahin nyo sila sa mga mamamayang nasa paligid nila. Ngunit dahil sa laki ng inyong habag, hindi nyo sila pinabayaan. Hindi nyo sila lubos na ipinahamak. Dahil mahabagin at mahalalahanin kayo, o aming Diyos. 32. Kayo na aming Diyos ay makapangyarihan at tunay na kamangha-mangha. Tinutupad po ninyo ang inyong kasunduan at ipinapakita ang inyong pag-ibig. Ngunit ngayon, huwag po ninyong baliwalain ang aming mga pagtitiis. Nahihirapan po kami. Nagtitiis kaming lahat na inyong mamamayan, pati ang inyong mga hari, mga pinuno, mga pari, mga propeta at mga ninuno mula pa sa panahong pinahirapan kami ng mga hari ng Assyria hanggang ngayon. Matuwid ang ginawa niyong paghatol sa amin. We deserve everything. Matapat kayo sa amin. Pero kami ay mga makasalahanan and we do not deserve your forgiveness. Aming mga hari, mga pinuno, mga pari, mga ninuno ay hindi tumupad sa inyong mga kautusan. Hindi pinansin ang inyong mga utos at mga babala. Kahit meron silang kaharian at nakakaranas ng labis ninyong kabutihan at kahit binigyan niyo pa sila ng malawak at matabang lupain, hindi pa rin sila naglingkod sa inyo at hindi pa rin tumalikod sa masama nilang pag-uugali. Ito po ang dahilan kaya kami mga alipin ngayon sa lupaing ito na ibinigay nyo sa aming mga ninuno kung saan makakakain sila ng mga ani nito at ng iba pang mabubuting produkto nito. Ang masaganang ani ng mga lupain ay napupunta sa mga hari na pinaghari nyo sa amin dahil sa aming mga kasalanan. Kinagawa nila ang gusto nilang gawin sa amin at sa mga alaga naming hayop at sobra-sobra ang aming pagtitiis. Our Father in heaven, matuwid ka, you are perfect in righteousness. Makasalanan kami, grabe ang laki ng kasalanan namin sa iyo. E naalipin kaming muli dahil sa pagpapatuloy namin sa mga pagkakasala sa iyo. Patawad Panginoon, we just confess our sins to God. Patawad po dahil di kami nagtapat sa asawa namin sa pagmamahal at paggalang sa isa't isa. Binaluktot namin yung disenyo mo sa sexuality namin. Pinatulan namin ang aming kapwa lalaki
Pinatulan namin ang aming kapwa babae. Hindi kami nakapaghintay sa araw na kami ikasal. Maging mga unbelievers, nakipagrelasyon kami. At hindi muna namin inuna na bahaginan sila ng mabuting balita. Pinahalagaan pa namin kung paano kami magkakaroon ng relasyon sa kanila. More than magkaroon sila ng relasyon sa iyo. At maging sa mga kapatid namin sa Panginoon, pinagnasahan din namin ang hindi maganda. Patawad po, Panginoon, dahil naging sakim kami at maramot sa pera. Dahil naging magastos kami para sa pansariling luho at hindi namin iniisip ang pangangailangan ng ibang tao. Patawad po dahil trabaho kami ng trabaho at napabayaan namin ang oras sa iyo at oras sa aming pamilya. Patawad po dahil di namin pinahalagahan ang pagsamba sa iyo at yung ministry ng ayon sa kagustuhan mo. Di kami naging intentional sa pag-reach out sa mga unbelievers. Hindi kami naging matyaga sa pagtutok sa kanila. Ang iba namin mga kasama dati ngayon wala na. Hindi man lamang namin nakumusta, hindi man lamang namin nadalaw, hindi man lamang namin napaalalahanan. Ang iba sa amin dito, alam namin na nagpapatuloy sa kasalanan pero hindi man lang namin sinasaway. We don't love them enough to rebuke them sa kasalanan nila at tulungan namin na tulungan sila na magbalik loob sa iyo. And we value convenience of ourselves more than involving some messiness ng relationship sa church. Father, forgive us. Salamat po sa kalayaang galing kay Kristo. Salamat po sa kapatawaran sa aming mga kasalanan at sa katuwirang iginawad mo sa amin dahil sa ginawa ni Jesus sa krus. Salamat ng katuparan ng mga pangako mo ay na kay Kristo. At masasabi namin, all of your promises kay Abraham, kay David, and also lahat sa scripture ay yes and amen. Dahil sa Panginoong Jesus, siya ang tumupad sa lahat ng utos mo. Siya pa yung handog na nagbayad sa aming mga kasalanan at sapat sa lahat ng aming mga pagkukulang sa iyo. Salamat, Panginoon, sa awa at habag mo na umaapaw para sa aming mga kasalanan. Mga makasalanan. And that is why we always end our prayer this way. In Jesus' name, ang lahat ay magsabi ng Amen. So mahalaga po yung confession of sins. It's very crucial sa Christian life. Hindi lang private, but also public. Also confessing our sins to one another. Para maging totoo yung repentance. Para maging totoo yung repentance. Ano mang confession of sins na ginawa natin must be followed with a commitment to obey God. Baliwala, anumang pag-iyak mo, anumang luha na pumatak sa iyo after confessing your sins without a commitment to obey God. Baliwala yung ginawa mo kung walang pagkamuhi sa kasalanan. Kung hindi mo sinasabi na I hate this sin, I hate everything na nakasulat dito. At kung wala yung pagnanais na sumunod sa kalooban ng Diyos. So kahit after yung very long prayer of confession, pinakita nila agad na seryoso sila doon sa repentance na ginawa nila. Although makita natin later on, it's not really a perfect repentance. Pero at least in this story, ay maganda yung nangyari. Ano nangyari? Chapter 9, verse 36. Because of all this, we make a firm covenant in writing. Gumawa sila ng firm covenant. Hindi ito yung word na usually na ginagamit sa covenant. Sa Old Testament. Literally, it means we are cutting. So mayroong kind of seriousness na isinulat nila. Actually, later on, makikita ninyo sa verse 29,
na yung covenant na ginawa nila, they enter into a curse and an oath. Na ito'y seryoso. Nangako sila o nanumpa sila, nakasulat, tapos pirmado nila, nanumpa sila na susunod sila sa mga utos ng Diyos at kapag hindi sila sumunod sa mga utos ng Diyos, ay susumpain sila kapag hindi sila tumupad sa sinumpaan nila na pangako. And this is very serious. At yun din naman yung nakapaloob sa kautusan sa Deuteronomy chapter 28. So sa chapter 10, makita po natin dito, from verses 1 to 27, ang daming pangalan na nakasulat. Actually, yan yung mga leaders nila na signatories dun sa covenant, representing all the people. And unang-una sa listahan, si Nehemiah, yung kanilang governor, yung kanilang pinaka-leader. Eh, iba pang mga leaders, pati mga Levites. And so kung meron man dapat na manguna sa pledge of commitment to obey God, ay dapat kami ng mga leaders. Because you follow our example as we follow the example of Christ. At kapag nakita natin ito sa mga leaders, we follow their example. Tulad ng mga Israelites. Kung titingin nyo sa verse 28, lahat na ng mga tao, mga priests, mga Levites, mga gatekeepers, mga singers, lahat ng ministry workers, lahat ng members ng family, pati mga asawa, pati mga anak, pati mga bata na nakakaintindi na kung ano yung nakasulat dun sa covenant. Sumunod sila sa mga example ng leaders nila. So ano yung sinumpaan nilang pangako? Generally, tingnan niyo sa verse 29. This is all about the law of God. Sinabi nila na, ito yung maraming beses na sumuway kami sa mga utos mo. Ngayon, we make a covenant, we make a renewal of commitment na susunod kami sa mga ipinag-utos ninyo. It's like what we do kapag merong membership covenant, kapag merong kayong sinusulatan na ito yung covenant ninyo, yung pinangako ninyo, tapos pipirma kayo. We need to take that seriously. Hindi lang ito papel na nakasulat yung mga obligation natin as members. This is serious. Whenever we pledge, whenever nangako tayo na gagawin natin yung nais ng Diyos sa atin, we do not take that lightly. Diba, ginagawa natin yan sa marriage, sa araw ng kasal. Merong sumpaan na yung mag-asawa, yung lalaki, yung babae, they will be faithful to each other. And God will hold you accountable dun sa sinumpaan mong pangako na hindi mo tinupad. But it's hard, pero we need to make this commitment at magagawa natin sa tulong ng biyaya ng Panginoon. Wala nang threat of curse or judgment kung tayo man ay mag-fail dun sa covenant or sa commitment because we fail all the time. Dahil inako na ni Jesus ang lahat ng sumpa na para sa atin. That's why we can make this commitment with confidence, sa mercy, sa help, sa power na nanggagaling sa Panginoon. So, ano yung commitment nila? Sabi nila sa verse 29, to walk in God's law, to observe and do all the commandments of the Lord our God and His rules and His statutes. This is a commitment to live holy lives, to be holy like God is holy. Actually, bago pa yung commitment nila, nagkaroon na sila ng commitment na hiwalayan yung mga dayuhan na naalala nyo yung story sa Ezra 9-10 na nagpapatuloy hanggang ngayon, na yung mga believers, they will separate themselves sa mga unbelievers. Hindi lang sa marriage. But this is a commitment na we are the people of God. We are a holy nation. At hindi tayo dapat mahaluan ng pagsamba sa Diyos-Diyos ang katulad ng ginagawa ng mga tao, ng mga unbelievers. Yung the way we view our sexuality, the way we handle our money, the way we relate to one another, the way we worship, ay hindi katulad dapat ng mga tao na nasa paligid natin. We need to make a commitment to be holy as God is holy. So mayroon general commitment. Mayroon ding specific. Actually, mayroon tatlo na binagin dito. Yung una, may kinalaman sa marriage. Sabi nila sa verse 30. Tingin yung verse 30. Nangako kami na hindi namin papayagang makapag-asawa ang mga anak namin ng mga dayuhang naninirahan sa aming lupain. So again, ito yung binanggit ko kanina, na they're guarding para hindi dahil masama yung interracial marriage. Hindi masama na Pilipino mag-asawa ng foreigner. Hindi masama yon. Ang pinipreserve nila dito is not about racial superiority. It's about religious purity.
to guard the holiness and the worship of the people of God. Minsan kasi akala natin, ang issue, it's about sex. Ang issue is about marriage. Ang issue is about our relationship with other people. Pero, pinapakita sa atin dito that our primary issue ay yung worship sa Panginoon. Yung heart natin na hindi sumasamba sa Panginoon. So, yung una, about marriage. Pangalawa, may kinalaman sa money. Tingnan niyo yung verse 31. Actually, tungkol ito sa conduct nila sa Sabat, yung araw ng pamamahinga. Sinabi ko na money, kasi meron silang commitment na sa araw ng Sabat, hindi sila magko-conduct ng business. They will trust God na yung araw ng pamamahinga ay talagang pahinga. Walang trabaho, walang concern about business, walang concern about money. It's just about trusting God to provide everything na kailangan natin. So hindi lang about business, meron pa silang commitment na yung mga may utang sa kanila, buburahin na nila yung pagkakautang nila. It's no longer about money. It's about the gospel at work sa generosity sa atin. Pati yung ikapitong taon sa law, nakalagay sa seventh year, huwag kayong magtatanim. It's really a call to believe in God na magpo-provide ng lahat ng kanilang pangangailangan. And so when we make a commitment, we express na we trust God sa anumang consequences nitong gagawin natin. And then number three, ito yung pinakamahaba. Verses 32 to 39. May kinalaman ito sa ministry. Specifically sa kanila yung temple ministry. Nagkaroon sila ng pledge, ibibigay nila ang lahat ng kailangan sa temple. Gagawin nila ang lahat ng kailangan para sa temple service. May binanggit na tithes o yung pag-iikapu. May binanggit na contributions, may binanggit na offerings, may binanggit na first fruits of the harvest. Para ano? Tingnan niyo paulit-ulit na binanggit doon sa last portion na yon. For, verse 32, for the service of the house of our God. Verse 33, for all the work of the house of our God. Verse 34, to bring it into the house of our God. Verse 34, on the altar of the Lord our God. Verse 35, to the house of the Lord. Verse 36, to bring to the house of our God. Verse 36, who minister in the house of our God. Verse 37, to the chambers of the house of our God. Verse 38, to the house of our God. And it's happening as of verse 39, we will not neglect the house of our God. Na paulit-ulit, they're making a commitment that our life, everything about our life, will revolve around the center ng temple. Na yung buhay natin ay dapat umiikot at nakasentro sa pagsamba sa Panginoon. Now we need to make a renewed commitment. We will not neglect the house of our God. We will not neglect yung pagsamba sa Panginoon. We will not neglect our brothers and sisters sa church. We will not neglect yung mga ministry natin sa Panginoon. We will not neglect yung mga pinagkatiwala sa atin ng Diyos, sa family natin, sa asawa natin, sa mga anak natin, sa church natin, at sa mga tao na hanggang ngayon ay hindi pa nakakilala kay Kristo. So, sinulat mo sa listahan mo kanina, nagkasala ka sexually or relationally sa asawa mo, sa family mo, sa katawan na ibinigay sa iyo ni Lord, yung next question na dapat mong sagutin, anong commitment ng obedience ang gagawin mo ngayon dun sa mga areas na isinulat mo? At kung wala kang gagawin na adjustment o pagbabago, peke yung ginawa mong confession kanina. Okay, sinulat mo dyan, nagkasala ka tungkol sa pera, sa trabaho, sa pagpapahinga, sa pagpapabaya sa kalusugan mo. Anong commitment of obedience ngayon ang gagawin mo? Hindi pwedeng wala. Nagkasala ka sa pagpapabaya mo sa ministry na ipinagkatiwala mo sa church. Anong gagawin mo ngayon na renewed commitment of obedience?
And can you do that with your seatmate? Kung sino po yung katabi ninyo ngayon, anything na sinulat mo dyan, ano yung gagawin mo na renewal of commitment para makasunod sa Panginoon? Na may kinalaman sa relationship, may kinalaman sa money, work, may kinalaman sa ministry, sa church. And can you share that to your partner? And just hold each other accountable. Na yung binitawan mong salita ngayon, this is not just a word. This is a word of commitment. And will you pray for each other? Kasi sa sarili natin, hindi natin kayang sumunod sa utos ng Diyos. We need the power of the Holy Spirit. So, grab a partner and share yung commitment of obedience na gagawin ninyo ngayon. And then just pray for each other. And then I'll pray for you after maybe 5 minutes. And then we'll continue worshiping the Lord.